malapit na siyang maluto. Ay, salamat talaga kay nanay. Sa BFF ko. Natuto na ako magluto nito. Dati lang hindi ko to favorite eh. Oo, kasi mabigat masyado sa tiyan. Tapos titikim lang ako ng mga dalawang supo. Tapos hindi ko nakakainin. Ewan ko ba, bakit kayong adik na adik ako dito. Ang sarap kasi nito sa iced coffee. Pinapartner ko siya sa iced coffee. So dati hindi ako marunong magluto talaga nito. As in tikim-tikim lang. Taga-tikim. Tapos, yun nga, kapag nag-iisa ka, kailangan mo matutunan lahat ng bagay na hindi mo alam gawin, gatuin, lahat. Kailangan pag-aralan mo yun. So, yun. Dahil sa favorite ko to, every time na nag-iisa ako dito sa bahay, nagluluto ako nito. Kasi ang sarap talaga nito sa iced coffee. Masyado akong na-addict. Ang bigat nito sa tiyan, pero ang sarap. So, dati nung una nagluto ako nito, hindi talaga siya yummy. Tapos yun, tinuruan lang ako ni Nanay Chari, tapos yung BFF ko, ganun yung gagawin. Yun. Nung natutunan ko itong gawin, as in, kausap ko pa si Nanay. O, ganun yung gagawin mo, ha. Kamanong natapos nga yung biko, ang lutong, tapos ang sarap-sarap. Naubos ko kaya yun. Kaya ayun, pwede na akong mag-asawa kasi marunong na ako magluto nito. Oo, talaga. Kasi dati talaga wala akong alam sa pagluluto, pero ngayon, kapag nag-isa ka talaga, marami kang matututunan. Lahat ma-appreciate pa yung mga bagay na hindi mo na-appreciate dati. Malapit na siya maluto. Kahit pagod ako sa trabaho ko, niluto ko talaga to kasi wala na akong time. Bukas may trabaho na naman ako eh. So bukas, baon ko to. Baonin ko to bukas kasi ito na yung kakainin ko. Ayan na. Yung biko alamais. Pwede na ako mag-asawa. Kasi sabi ni nanay, kapag nagluto ka doon ng biko, kailangan one direction lang daw. Tapos kapag ganyan daw, ayan, kapag ganyan, ibig sabihin, paluto na. Parang ganun. Kasi nagdidikit-dikit na, parang ganun. Ayan na.